Sa pagpapamalas pa rin ng volunteerismo at bayanihan, kasundaluhan ng Tactical Operations Wing Northern Luzon, binigyang recognition din ng Office of Civil Defense at Cordillera RDRRMC bilang disaster response champion at patuloy pa rin hinuhubog ang kanilang kakayahan upang mas maging handa sa pagtulong sa kanilang mga nasasakupan. Ang buong detalye hatid sa atin ni Mary Ann Roque. Sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month Celebration, muling kinilala ang Tactical Operations Group 1 sa pamamagitan ng Opisina ng Civil Defense, Cordillera Administrative Region. Nakatanggap ito ng isang B20 Amyanan Award para sa kanilang serbisyo at pagsisikap na nagpatibay sa pangunahing layunin ng NDRRM na sumasaklaw sa kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga ahensya upang madaig ang mga hamon na dulot ng pandemya at iba pang mga sakuna at kalamidad. Samantala, mula sa gitnang Luzon, ang Tactical Operations Group 3 sa pakikipagtulungan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Tarlac ay nagsagawa ng 3 araw na pagsasanay kaugnay sa Disaster Response Operations Training. Kabilang sa nasabing aktibidad na ito ay ang Water Search and Rescue Training at Collapsible Structure Search and Rescue. Upang tayo ay mabigyang linaw at kaalaman, atin pong silipin ang kahalagahan ng training na ito sa tulong ni Sherwin Rosales, Admin and Training Officer. Ang mandate po natin nasa batas, kaya we are conducting this training. Ayun, ang dilema lang natin dito, kung susundin lang natin yung batas at mga prospektibong opisina lang, ang gagawa ng mandato nila, napakahirap. Ang nawawala kasi sa ating sistema dito, yung bayanihan. Kaya that's why we're conducting this training, para lahat po ng community natin, kahit ano pong level mo, ano na pag-aralan mo, kung alam mo ito, ito yung tinatawag namin na life skills na makakapagligtas ng mga buhay ng mga tao. Dagdag pa nito, importanteng matutunan ang training na ito upang maging handa sa panahon noon at panahon ngayon o climate change. Napaka-importante po ito sa perspektibo na iba ang panahon dati, iba na ang panahon ngayon. Kasi yung paghahanda natin, kailangan nakaayon tayo doon sa tinatawag natin climate change. Ibinahagi din ni Sergeant Bulataw ang kanyang natutunan sa isinagawang pagsasanay. Unang-una is yung BLS, which is Basic Life Support. Tapos yung SFA na Standard Person. Kung saan tayo matutong sumagip ng pasyente. Sinuruan tayo dito mag-CPR. So, sunod nun is tutunan ko rin kung paano mag-operate ng mga rubber boat natin, OBM o outboard motor natin. Natutunan ko rin yung mga iba't ibang klase ng langoy. Tsaka pinakalasis yung camaraderie kung paano tayo magtulungan bilang isang team. Ang pagsasanay na ito ay naglalayong makatulong at ihanda ang ating mga kasamahan sa mga posibleng sakuna at kalamidad. Mula dito sa Clark, Pampanga, para sa Amyanan Reports, ako po si Mary Ann Roque, nag-uulat para sa Kapayapaan at Kaunlaran.